Mayor Lorenzo Relyosa, Mayor, magandang umaga po. Live po tayo ngayon sa Ronda Balita Probinsya. At kumusta po, Mayor? Sa mga nakaraang araw, nakaraang linggo, ay talagang binagyo ang not only FAMI, kundi sa buong Pilipinas, sa Bagyong Christine. Ngayon, meron na namang nababadyang pumasok na sa Pilipinas sa area of responsibility, ang Bagyong Leon. Kumusta po sa mga nakaraan at hanggang ngayon, ano na po ang status ngayon dito sa bayan ng FAMI Laguna? Una-una, magandang umaga kasabang JR at sa ating mga taga-subaybay ng Ronda Balita Probinsya. Maraming salamat at nagkaroon ng pagkakataon na makapagbigay ng update, hindi lamang sa FAMI, kundi sa talawigan ng Laguna. Itong nakaraang ilang araw na tinamaan tayo ng Bagyong Christine, talagang tama yung sabi mo, hindi lang naman FAMI, hindi lang Laguna, kundi talagang halos buong bansa natin sa Pilipinas ay talagang tinamaan itong Bagyong Christine. At dito naman sa bayan ng FAMI, simula doon sa unang araw pa lang ng pagpasok ni Christine sa bayan ng FAMI, ang aming team, ang aming mga rescue, ang aming M-Dream, lahat ng mga departamentong naka-assign para ang aming council, lagi may paghahanda. Ang tawag nga namin sa grupo namin, pinangalanan ko ito na dibaling OA sa paghahanda. Mabuti ng handa kaysa masurpresa tayo. Kasi alam mo, sa totoo lang, mahirap kasing mag-rescue doon sa panahon na talagang mataas ng tubig or marami ng request ng rescue sa iba't ibang lugar. Kasi siyempre, limitado rin yung ating mga rescuer na talagang, at may mga pamilya rin, sila na dapat ding siguraduhin ang kaligtasan nila. So, awa naman ng Diyos, itong nakaraang Bagyong Christine, although tinamaan din tayo ng baha, at may mga ilan na pinsala rin mga kabahayan. Si Tatay LR naman ay ang aking sangguniang bayan, ating Vice Mayor, at ang ating mga konsyal, at ang mga department head namin, ang mga kawarin ng gobyerno, FAMI, ay hindi tumitigil sa paghahanap ng mga pupwede pang tulong na manggaling din sa nasyonal. Pero Mayor, yung po bang mga ilog dito, mayroon ng mga nagpiprevent doon sa mga baha? Ongoing ngayon yung aming construction ng aming inawasan river para sa river wall. And may awan Diyos, mga ilang phases pa, matatapos na yung, hindi totally tapos, pero may ano naman yan, may plano para sa continuation. Kasi yun talaga nakikita namin makakatulong para talagang, hindi naman totally may 100%, pero at least maibsan yung pagbabaha dito sa bayan namin. Tsaka palagay ko, panahon na rin para talagang ibalik sa dating lapad at sukat ang aming inawasan dito. Pero nitong nakaraan, Mayor, wala namang namatay sa iyong lugar. Alam mo, brother, yun ang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Awa ng Diyos itong sa loob ng aking dalawang taon, papuntang unang termino. Kaya aking patuloy na pinagdadasal na sana ay patuloy na maging ligtas. Although tinatamaan ng kalamidad, pero yun ang pinagpipray ko na sana, hindi lang sa bayan ng FAMI, sa mga karating bayan at ganoon din sa buong Pilipinas. Na sana wag ma-experience namin yung ganong klaseng challenge. Yung ibang lugar, Mayor, katulad na sa part ng Batangas sa Bicol region, no? Ang daming may mga namatayan at ang daming pinsala talaga, malawak yung Bagyong Christine. Ngayon, Mayor, dito po ngayon ay meron na namang bagyo na pumasok sa Pilipinas, ang Bagyong Leon. Pansin ko, Mayor, meron kayong bigas na nasa likod sa inyong opisina. Ano ba ito? Nakahanda na para doon sa mga relief operations sa ating mga kababayan? Ang ating namang LGU, lagi kaming, kaya na, ang aming team kasi, di baling OA, ako at ang mga kasama ko, sinisigurado namin laging merong nakahandang pwede maibigay na tulong agad-agad kung sakasakaling dumadating nga yung kalabidan. At awa ng Diyos, pero din ang tulong naman ng ating mga national agency katulad ng DSWD na at saka yung mga
mababatas natin yung ating mga senador na nalalapitan natin sa mga panahon ng ganitong kalabigan. Mm-hmm. Okay, Mayor, ano pong panawagan niyo ngayon sa inyo pong mga kababayan na lalo tigit dahil medyo sumasama na naman yung ulap ngayon at sabi ng PAGASA na naging ilang bahagi ng buong Pilipinas ay mga signal number 1 na. So ano pong panawagan sa inyo mga kababayan ngayon, Mayor? Katulad po na po ulit-ulit na sinasabi, di baling OA tayo, kahapon po nagkaroon na kami ng pagpupulong uli ng ating council. In-assess namin kung ano yung nangyari nung nakaraang bagyong Christine at at the same time, preparation na rin para sa kapasok naman itong nakapasok ng bagyong Leon. So, laging naniniwala kasi ako na paghahandaan mas limited yung chance na mas maging malawak yung magiging epekto nito. So, sa mga kababayan ko po, ako'y nananawagan na yung ating pagiging laging handa. So, mga sarili-sarili nating kabahayan, kung maaari, para hindi tayo napipressure doon sa panahong nga dyan ang baha. Eh, kung maaari, yung mga po pwedeng ilagay na sa mga safe na lugar, ilagay na natin. At pag nanawagan po ang LGU ng evacuation, kahit po wala pa yung ulan, kung kayo paulit-ulit na alam naman natin na paulit-ulit na tinatamaan yung ating inyong lugar, lumikas na po kayo. At ako naman po, talaga personally, at kasama ko yung team, talaga minomonitor ko na yung mga evacuees natin ay mapangalagaan doon sa ating mga evacuation center. Mayor, makibalita din po ako sa ugnay doon sa, syempre, ay next year, ay muling paghatol ng ating mga kababayan kung sino muli yung kanilang ihahalal, no? Kayo po ba'y nakapag-file na? Tapos na. Oo, yun. So, sasabak muli kayo sa pangalawang termino? Sa pangalawang pagkakataon po, muling maghahain ng sarili si Tatay LR para pagpatuloy yung naumpisahan ko ng pagsisilbi sa inyo. Mm-hmm. Mayor, talking of, syempre, kayo'y muling susubok muli, no? Sa pangalawang pagkakataon, kumusta ang status ng Family Laguna mula nang kayo'y naupo at hanggang sa kasalukuyan sa iyong administrasyon? Ano pang mga bagay na dapat na tututukan dito sa inyong lugar? Iba-ibang aspeto yan. So, doon sa loob ng 2 taon, kung ating titingnan kasi, nasa 2 taon pa lang kami ng panunungkulan. Awa ng Diyos, sa ating infra, meron tayong ongoing na construction ating municipal complex. Nasa phase 1 na po ito at hopefully itong mga susunod na taon ay matagal na pinapangarap ng mga Pamilenyos na mailabas at magkaroon ng bago at maayos na munisipyo ay may sasakatuparan natin. Ongoing din ngayon yung aming construction ng batuhan going to Lilian na Bulihan Bridge. Ito para magkaroon access road para yung mga galing Manila na papunta sa Barangay Bulihan, Dilian, at Upland. Hindi na kailangan dumaan dito sa poblasyon at makakabawas din ng traffic dito sa intersection. Ongoing din ang ating pagsasaayos nitong ating sementeryo ngayon kasi nung dumating si Tatay Ellers, talagang medyo congested na yung ating So, ongoing na rin yung preparation natin doon. And then, sa usapin namang may mga nakaabang kami ngayong request para sa Farm to Market Road. Hopefully, yun po ay magkaroon ng katuparan. Meron po kaming 10.2 kilometers na wino-workout na yan para ma-approvehan yung ating request. And, dito naman po sa pagdating sa usaping komersyo, mapapansin niyo po, ongoing na ngayon yung talagang pinapangarap ng lahat ng bayan na magkaroon sa kanilang bayan pagdating sa komersyo. Ang ating Jollibee at ang McDonald's ay ongoing na po. At abangan niyo po, marami pang mga establishment yung papasok dito sa ating bayan. At sa ating agriculture naman, patuloy po ang pagpapalakas natin at pagsuporta sa ating mga farmers.
At si Tatay kasi lahat po ng mga sektor na po pwede nating talagang maalalayan, matulungan sa livelihood, mm-hmm, sa ating mga kababaihan. Naniniwala kasi ako na na pag napalakas natin ang ating livelihood, gumaganda, tumataas ang antas ng pamumuhay, na unti-unti natin mapapansin yung pagbabago doon sa estado ng buhay ng ating mga kababayan, pamilenyos. Magandang balita ito, Mayor, dahil maraming komersyo na papasok dito. Siyempre, mag-generate din yan ng trabaho sa ating pong mga kababayan. Pero ito po ba ay prioridad yung mga kukunin nilang empleyado na mataga-fami? Yan po, nasa agreement namin talaga na kumare majority ng magiging staff or trabahante ng mga establishmentong ito. Yan po yung nasa ordinansa na. Na kumare ay talagang mga taga-fami muna. Pag sinabi mo, Mayor, na Fami Laguna, ay mababa yung lugar, no? So, ano pong mga inaasahan natin, mga kababayan, when it comes safety measures pagdating sa kalamidad, at ano pa po yung mga infrastructure na inaasahan natin, mga kababayan, na magbo-boost ng siyempre magandang image ng Fami Laguna. At marami dito, halos lahat mga kainan, Mayor, no? So pagka lahat ng mga tao nang galing sa Metro Manila, pagpupunta ng bahay ng Real, galing sa part ng Lucena, galing ng part ng ibang bahagi ng Laguna, dito dumadaan dahil parang naging intersection nito. Ano po ba yung siyempre inaasahan ng ating mga kababayan, lalo tigit sa mga turista na dumatayo sa inyong lugar? Kasi parang dinadaanan lang, hindi lang napapansin na mayroon pa bang mga magagandang wonder nature sa inyong lugar. Tama yung observation mo, kasabang JR. Kahit noong araw pa, ako hindi pa halal, at ako, dahil ako naman negosyante rin, noon ko pa nakikita na ang bayan ng Fami ay ang isa sa may pinakamagandang lugar pagdating sa komersyo. Kasi nakita naman natin yung intersection ng bayan ng Fami going to Santa Cruz, Siniloan, and then Real Infanta. Andito talaga yung pinaka-junction. Kaya nung ko pa nakikita yan, nung araw pa, na darating ang panahon, ang Fami ang magiging isa sa mga sentro ng kalakalan at komersyo. Mapapansin nyo, after, yan ay sigurado po tayo, after na mabuksan na ang Jollibee at McDo, marami pa pong mga darating na establishmento, kasi kitang-kita naman na ang bayan ng Fami ay talagang dinadaanan ng mga turista papuntang Quezon. Kaya ang sabi ko nga po, kailangang pagtuunan din ang pansin ang turismo. Bigyan natin sila ng maraming dahilan para tumigil sa bayan ng Fami. Bigyan natin sila ng rason. Katulad ngayon, ang lalawigan naman ng Laguna ay nagkakaisa na palakasin talaga ang turismo. Mag-offer ang bawat bayan ng kanya-kanyang pwedeng i-allock na produkto at tourist destination, para alam mo yan, pag ang mga lokal at mga foreign na turista pag pumunta sa lalawigan ng Laguna, hindi lang isang bayan ang pupunta mo, kundi dapat magkaka-connect. So yun ang direction ngayon ng lalawigan ng Laguna, nagkakaisa na dapat palakasin talaga ang turismo. Mayor, masigwi ako doon sa syempre para sa lingid sa kalaman ng lahat na hindi pa nakakilala sa inyo, ang Fami Laguna, kayo po ay nagmula sa buhay na negosyante, no? At ano pong adjustment sa inyo na kayo pumasok sa bilang sa service public servant? Magkaiba ito ang linya, dahil ito talagang totally servisyo ito, na bagamat hindi kalakihan yung sweldo po ninyo, dahil hindi naman kalakihan ng bayan na ito, ano po sa part ninyo yung mga challenges na inyo pong na-encounter? Ay, salamat kasamang JR, kasi at least ngayon magkakaroon ako ng chance na mas makilala rin ng mas malalim at lubusan si Tatay Elan. Tama po yung nabanggit niyo, ako galing sa pribadong sektor. Ako po ay presidente at CEO ng ilang kumpanyang meron kami. At noong 2022, nag-decide nga po ako na sumubok namang maging public servant. Kasi tatay ko naman po matagal mayor din dito sa bayan ng Fami. 12 years.
So, pagdating naman doon sa adjustment, talagang malaki adjustment po. Kasi hindi naman ako galing sa iba't ibang posisyon sa gobyerno kasi galing ako private. Nung sumubok ako noong 2022, ay pagiging alkalde na kagad yung sinubukan kong i-offer. At awa ng Diyos, nung ako'y papagbigyan ng mga kababayan kong i-lead ang family, talagang malaki pong adjustment. Malaking sakripisyo talaga. Kasi from private to government, maraming magkakaibang paraan ng pag-lead. And awa ng Diyos, sa loob ng 2 taon, katulad nga na sabi mo, ang bayan ng family, hindi naman napakaliit naming bayan. At yung pong aking naipangako noon ng panahon ako'y tumakbo ng 2022. Mm. Yung pong aking sweldo, hindi ko po kinukuha pang personal. Yung may kinukuha ko pero binigay ko na halos sa 20 barangay at yung 16 na, di ba, we have 36 months in one term. Yung pong 20 sa 20 barangay na meron ng family, yung 16 sa iba't ibang samahan na registrado sa ating accredited na ating sangguniyan. Mm-hmm. Yung ating senior citizen, ang ating PWD, ang LGBT, mm-hmm. Yung po yung mga sektor na pinaglaanan naman ni Tatay Elam nung isang buwang sweldo ko sa bawat sektor. Wow. Tawa po ng Diyos, halos ilang buwan na lang at matatapos na yung unang termino na tatupad ko naman po ipinangako ko sa ito. Mm-hmm. Mayor, last na question. Inaasahan ng ating mga kababayan, ano pa po yung mga karagdagang pang inaasahan in your vision dito sa bayan ng FAMI na after kung papalarin ka pa ng ilang termino, ano yung nakikita mo na syempre mapapakinabangan na inyong mga kababayan? Dahil sa nasa 2 taon pa lang tayo, ongoing, kita naman ng bayan ng FAMI, ng mga pamilya Diyos, kung ano yung direction na gusto natin. At ako is maswerte si Tatay LR kasi ang aking po sangguniang ang bayan sa pangunguna ng aking Vice Mayor Freddy Baluiz at ng mga majority ng aking mga konsyalyos. Talaga nasuportahan yung vision ko. At nakita naman, nararamdaman naman ang bayan ng family na kung ano yung direction na ngayon. At ako po yung nangangarap na kung mapagbibigyan muli yung mga susunod na termino pa, gusto ko makita ang bayan ng family doon sa gusto kong makita. Mm-hmm. Na pangarap ko. Kasi sa totoo lang po, napakasarap pakiramdaman kung alam mong naging part ka ng mga pagbabago doon sa bayan mo. Sa akin po, hindi na kredito eh. Hindi ako after the credit. Kaya kung mapapansin niyo po, walang masyado pangalan ko. Kahit yung mga proyektong galing sa sweldo ko, ang sinasabi ko sa mga barangay captains, kahit huwag nyo ilagay yung pangalan ko kasi hindi po ako after the credit. Sa akin, alam kong nakapag-ambag ako, nakapag-contribute ako, okay na sa akin yun. Sa akin, mas importante sa akin, nakikita ko pinapakinabangan ng bayan ng family, itong mga familenyos, kung ano yung mga na-contribute natin. So, hopefully po, in God's grace, ako naman laging ang panalangin ko sa Panginoon eh, dahil ang paniniwala ko talagang ako'y pinili niya para subukang pamunuan ng bayan ng family. Ako'y laging tumatawag sa kanya na tulungan niya akong ibigay yung mga tamang tao para i-deliver talaga po ano yung gusto niya mangyari sa bayan. Mayor, may hirit pa pala ako. Kanina naabutan kita ay nagsasalita kayo at marami mga chikiting, no? November 1. Siyempre, alam mo na pag November, Halloween, no? Nagbigay kayo ng magandang mensahe. Ano pang naging essence nung pagtitipong ngayon ng mga kabataan na talagang masaya sila? Yan po'y normal na ginagawa dito sa bayan ng FAMI. Tuwing darating ang ganitong panahon, mag-uundas, talagang meron tayong event na para sa mga kabataan naman, yung ating trick or treat. And nakakatuwa kasi na mabigyan ng kasiyahan yung mga bata. At ang lagi kong bilin, every time na mayroong event para sa mga kabataan, lagi kong pinapaalalahanan ng mga magulang na talagang suportahan natin yung mga kabataan, yung mga pangarap nila, talagang ipaglaban natin. Hayaan maramdaman ng mga bata na sinusuportahan natin kung ano yung mga gusto nilang puntahan pangarap nila. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, napakabilis ng panahon. Magugulat ka na lang, itong mga batang akay-akay mo ngayon,
paglipas ng mga ilang taon, magugulat ka, sila na yung mga nagli-lead sa bayan natin. Kaya ngayon pa lang, buhayin na yung mga pangarap ng mga bata, turuan na sila kung paano mamahalin ang bayan, turuan na sila kung paano magiging responsabling mamamayan ng bayan. Yan po yung mangyayari sa suporta ng mga magulang. At yan pong tradisyon na yan, Pasko, ganitong panahon ng undas, buwan ng kapataan, talaga ang LGU po ay suportado natin yan. Mayor, na-mention mo nga kanina, no, huling hirit talaga to Mayor, na-mention mo kanina na you're not offering the credit, no? So, ano po ba ibig sabihin ito? Ibig sabihin, mag-iiwan kayo ng magandang legacy sa inyong mga kababayan na tumatatak sa kanilang puso. Yun po ang ano ko, sabi ko nga, naniniwala kasi ako sa kasabihan na ano, ang tao, hindi naman matatandaan ko ano yung sinabi mo. Matatandaan ng mga tao kung ano yung ginawa mo. So, pag dumating yung panahon na lahat naman tayo talagang aalis, at least, yung mga nagawa natin, tatatak na legasiya. Kahit na wala yung pangalan mo doon, alam mo naman na alam mo at ng pamilya mo na kahit pa paano yung naging parte ka nung kung ano man yung mga nabagong sistema, kung ano yung mga naging pagbabago, hindi mo, huwag mo angkinin lahat kasi hindi mo magagawa mag-isa yan. At least alam mo na ikaw ay naging parte. May portion doon na ikaw naman ang perform. So, hindi mo na kailangan ipangalandakan yun. Ang importante, kung ano yung naiambag mo, pinapakinabangan ng tao. Mayor Lorenzo Reliosa ng Family Laguna, maraming salamat po Mayor sa iyong pagkakataon, sa iyong paunlak, dahil medyo matagal-tagal na rin yung hindi tayo nakapag-update dito sa bayan ng Family Laguna. Maraming salamat din na kasama JR at sa ating mga taga-subaybay na Ronda Balita Provincia. Maraming salamat po sa pagkakataon na nagkakwentuhan tayo at kahit pa paano nagkaroon ng update yung ating mga taga-subaybay. Maraming salamat po and God bless you.